na teams. Meron pa ulit! Meron pa! Oh! Ang dami sa gilid, oh! Ito, nagsisimula na nga. Pakpakan na kagad! Pucho! But here we go, onto that El Pozo. Nandito rin ang ating MRGX natin. And Gidot ay, natin, no. Meron here. Mukhang open. Patay na kagad na naman si Zoom! Talagang ano ito. Yari! Hindi naman na pagkakamali. Sobrang layo lang siguro. Oh. Dahil alam nila the fact na may kasabay tayo dito eh. What are the odds? Naku po! Here we go. What does the fact say? Napalaki. Ah, sige, nahulog pa. Ang wala. Ating player from our Enrage. Grabe si CFG po. Lalong-lalo na. Kitang-kita na napakaganda ng kanyang level. Grabe yung ano, grabe yung kanyang weapon at the moment. And here we go on to our XTX naman. Here they are going against with our Marauders dito sa area ng El Pozo. Yeah, El Pozo War. Eto na, titignan natin kung sino nga ba matitira matibay, pero dalawa lang lamang sila dito. And nakikita mo, sabi kasi nung ano eh, sabi ng mga players, narinig ko si Kapitan sa kasi Beck eh, sabi daw gusto daw ng laban eh. And tibigyan natin sila ng laban on the early pa lang, tatlong team, apat na team pala magkakasama. Tapos, magpatayang kaagad tayo guys. Grabe, ganun ka bilis ang ating pagdating talaga ng second match ng mapa. Engagement agad ang napapansin natin eh. Sa bakit sa Erangel na map, sa sobrang, almost 4 years na ang ating Erangel na map. Pero still, code na tapo, no? Sabi sa iyo, code na yun eh. Consistent lang. Sa Miramar na map. Consistent lang sila, Waltz. Putin, bonjo yun eh. May bonjo talaga ako dyan. Sa ating game number 3, and here we are onto that first place. We have the Code Esports with the 49 points. OGG Blitz natin placing second with the 48. Obsession Kitsune, despite with that winner chicken dinner, they place third with the 42 points. Kiborin placing 38 with the 4 points. XTX Project Rebirth. Naka po, laglag UT yun, na stop din na. 31 points. Anarchist being Intrepid placing 6 with the 27 points. And Beta Dias here with the 25 points. Onto that 7th place, and we have our all-star Team Puyat na grabe yung binawi nila. 20 points onto that 8th place. Meanwhile here, 9th place dito. Marauders, meron sila 19 points. UTG International, meron sila dito 17 points. Zero Fox Given, meron sila 11 points. Exclestos Esports, meron silang 10 points. Enrage Predators, meron silang 5 points. Fallen Angel, ang MSI, meron silang 5 points. Militia Esports dito, meron silang 4 points. Gidoti, nasaan na kayo? Nasa baba kayo? 2 points. Yan. So, I think the fact na yung third map... Bagay, hindi pa ano eh... Day 1 pa lang to eh, 12 games yan, ano pa lang to, game 4 pa lang, di ba? Di natin alam. Kung medyo inalat ka ng day 1, meron kang bang chance bukas. Kumbaga, 12 consecutive matches onto the top 1. Na yun, since walang nakatop 1, hindi na mangyayari yung consecutive dito pagdating sa ating bracket B. Now, what matters most is sino kaya sa kanila ang mag-place ng first, second, bakit pala wala si Troll sa code to? Lalong-lalo na, wala na eh. Tundo sana say, eh. Maximo Troll, Bonjo, Waltz. Pwede eh. Kaya pa namin mag-consecutive. It has been broken down already. Nasira ng code yung momentum ng ating OGG Blitz. Oo nga eh, code ngayon, even though na hindi sila nag-ano. Wala ka pang chicken yun ha? Consistent lang. Gusto nila bakbakan eh. Anong chicken dinner? Gusto namin bakbakan, gusto namin kinakain namin yung bala, hindi yung manok. Takbo nga sa, takbo sa obsession kanina? Kontrol sa kayo ng biguro. Oh, metro bus siguro yo po no. Napupunta tayo sa UTG. Yung ino. Ang ganda ng ang ganda talaga ng ano ng mga yung ino talaga and everything. Ewan ko kung paborito ba ni Derek ang ating UTG. Hindi ko naman binayaran ang ano. Sabi kasi ni Fortro pag nakita daw ang UTG. Ano daw? Doon daw. Pero ito, si Fortro, captain of the UTG International. Nagpalit po sila, nag-costume na sila. Live video na kung saan he sinabi nga yung parang thoughts niya na
para sa kanila, it doesn't matter na kung makapasok man sila or hindi. Kasi what matters the most is yung health condition ng kanyang mga players. And talagang I really comment talaga si si Fortro for his concern para sa kanyang mga teammates. And here we go sa ating mga nangunguna na yon sa ating leaderboard. We have the Code Esports. Ngayon, how are they going to be able to... May sakit nga daw si Edo, may sakit. Dahil na yung ulang sexo. Ako rin, nangihinari katawan ko, tol. Ngayon nangyari sa akin, nakakaramdam ako ng ganito. Mas masakit katawan ko. Parang hinihingal ako, nangihina. Sa streaming. Kasi katulad ko, wala akong exercise. Di ako masyado lumalabas ng bahay. Hindi ako... Pero pag maganda yung condition ng katawan ko, nag-walking ako. Walking ako talaga. Minsan, pagka nagising ako maagal, papakaraw ako. Eh, ang mahirap dyan, syempre, pagka nasa pro team ka, stress ka. Tapos, sinasabay mo pa yung streaming mo, may mga kota ang hinahabol buwan-buwan. Kaya parang nakakadagdag stress sa akin. Ganun din nakamdam ako. Mahina talaga katawan ko. Kahit nagbabitamins pa ako araw-araw nun. Natin na kung saan passive plays ang nangyayari dito. We have here the Stupro, sinagataan yung sarili niya. Siblangs na naman, no? Ito lang ang condition sa kanila, si Bigor, saka si Blanks, eh. Si Edel Portro, parang may sakit pareho, eh. Mamaya, patay na naman yan. Kailangan nila magdikit-dikit, iwakiwala yung sila. Oh, may mga... Ang ganda ng pagkakabanat si Judy Girl dyan ni Buda. Let us see with that Fragginate, mapapanak out niya kaya... Yan, blessing, yan, tama yan. Boom. Ay, ang tangaga ng pagkakatapon. Ang ganda yun, boom. Ay, no, sabog ko, nag-grenade niya, oh. Ganda na pagkakagrenade niya. Natuluyan yung knockdown. Knockout naman yung nagre-revive ngayon. Ito yung masasabi natin, 10-10-10 across the boards. And there we go, with Mayhem here saying bye-bye to our... Okay, lang nakauha ng Adrastus. Maganda ginawa nila dun. Ginawaan ng Lintek, bumounce back eh. Nagpa-Kobe Bryant, nagpa 360 yung bomba eh. Tumama dun sa kanya. 360 bomba. Others made that 2 kills. Agad-agad, medyo magandang start yan para sa kanilang team kasi... Kompleto pa teams, closing the first circle. Para ma-secure ang ating top 8 spot. Pero nakikita natin dito, loot lang muna sila yung mga teams dito. Yes. Nasa El Pozo pa rin sila and yung Zero Pax Given is kailangan bumawi. Dalawang membro ang nawala sa kanila doon. Isang membro pala ang nawala doon sa kanilang bakbakan kanina. Medyo delikado sila. Nakikita natin, XDX nasa gitna, katapat ang UTG. Eh nawala si Franco kanina, pero dito nakikita natin Giborim. Pinapagitnaan na naman nila ang UTG International. Ano na kaya mangyayari dito? Dahil nakikita natin yung teams na na-attract dito ng UTG. OMG. And yun na nga, speaking of attraction, mukhang nag-attract din ang ating zone dito sa medyo gitna na kung saan ang daming players nasa upper left of our play safe zone. Nandun din yung UTG, nandun din yung XTX, and let us see kung paano nga ba nila lalabanan ito. Dahil alam naman natin na, you know, points are important here for the players to raise up the scoreboard. And here with our Misfit International MSI Beta, mukhang kinakalma lang sila. Two position pa lang yung mga teams with that snipe shot. Mukhang kinulang ng angulo ang ating Misfit International. Kinulang ng angulo yung Beta Dias dito. Nakikita natin doon kalaban nila yung Fallen Angel, ang Misfit International. Titignan natin kung kakayanin ba nila dahil alam natin na mayroong konti silang advantage dito, pero may konting advantage din ang Misfit International dahil nasa baba sila. Medyo kaya nilang i-headshot dito ang WMATX sa sarap, puto! Ozaius dito, Dios, pero si Rufax Gibe tumatakbo dito. Apat pa din sila, kiking ito live. Alam natin kanina ginagawa yun lang, bawal pala. Pero ngayon, bawal ba? Parang wala kumuha. Yun lang, kumuha na kulo, bawal eh. Pichil sa'yo, itix po. Hindi nila nirespeto yung OGG Blitz eh. Pinasok nila yung apat. Nakita mo yun? Yes. Nakipag 1v1 sila sa apat. Naubo sila. 1v1 diba? Sila sa apat. Isang map, pagkapikit dito ni ano, ni Boo, pag nilat niya, next game na daw sila babawi. Wala eh. Kailangan
it is what it is talaga for the players into the game. And with Giborim here onto that side, mukhang ano lang sila eh, mukhang na early sila. Actually, nag-play sila ng top 10, if I'm not mistaken, sa ating ating previous match. And let us see kung paano nila ibabawi. Kasi alam natin, fire is going to be spreaded out throughout their veins. Nasasabi nila, kaya natin to. Kung kinaya natin mag-winner-winner chicken dinner ng match 2 of Erangel, mukhang mas kakayanin pa natin ilaban ito. Oo, kakayanin nga ba nila to, dahil ito na Giborim. Medyo kailangan din nila bumawi ngayon. Kasi alam natin, meron na tayo expectation sa kanila eh. Di ba, friend mo to, Bek? Pero kailangan... Ah, Poltro, bagsak na naman. Sabi ko sa iyo, may sakit si Poltro eh. Friend ng everyone yan eh. Expectation tayo, nadala sila. Kailangan nila ipagpatuloy pa. Kailangan nila maging consistent. And eto, ang airdrop. Medyo delikado yan kapag nakuha nila yan. Kasi yung airdrop, minsan ginagawang bait ng mga kalaban dito. Pero APH, kumuha muna ng intel kung nasan dito ang ng other team doon. Nakita nila. Yes. Huwag natin ito labanan. Delikado tayo. Exactly. And let us see here with our code PH. Alam mo yun, despite na hindi sila nakapag-winner-winner chicken dinner, they managed to get, they managed to place first sa ating match, sa ating total 3 matches natin na yun. And let us see if ano ba yung magiging strategy nila this time. Are they going to be able to maintain sa ating latter part of the games or remain lang eh? Andito naman. So nag-shift na ang ating play safe zone. Nakita naman natin nasa area ng code, Oasis, nandito rin yung ating Eclastas, and also we have here the Obsession Kitchen at saka APH. Now, teams here coming from to that outside play safe zone, mag-shift sila. Paano ba yung rotation? Hindi maganda condition ng UOT Digital. Kung may clan na nasa condition dyan, halimbawa code or obsession, kung gusto nilang ilaglag ang UOT Digital, babae nila sa Puchinki yan, saka sa Pekado, tol, sigurado. Kompleto sa ating nako, may pagkakalagyan yung UOT Digital, baka magmagaya sa blacklist. Kompleto, rescate. Ang volley Militia Esports. Militia Esports, nakakalito ang kanilang pangalan, pero mas nakakalito kung sino nga ba binabaril dito. Giborim, tumatakbo. Ayaw nila ng paglalaban, ayaw nila ng baril, ayaw nila ng bala. Gusto nila yung chicken dinner. Mali kayo ng tinatarget. Ang code yung may gusto ng bala ang kinakain. Pero dito naman APH, ay akaroon ng tansya dito. Kami from ASTP, Giborim. Tatlong squad to. Pero yung bomba doon, tinamaan siya ng APH. Kiniliti siya. Oh, malas yung bigo-orong nagbigay. Oo, yun na nga eh. Pero, pero IGG na ng All-Star Team po yan to. Sige! Ang nasa harap. Fight! Information pa lang na alam ng ating mga Anarchist PH. Now, ipapansin natin kung paano ba iikutan dito ni Ding. Lalong-lalo na he has to take the chance. But yun na nga, na-out si Skadi dito by our hero. And talagang he is holding out for a hero dito. And ZFG natin patuloy pa rin na lumalaban against our XTX dito lang sa Gedi. But isa pang smoke for them na makapag-revive pa. And nag-push na nga dito si G. Let's see if mapapatay nga ba ang ating Anarchist PH. Skadi, knockdown pa rin. Yan na. Cleaning operation. Nang isang oh, nakita si Ding! Mr. Sam! Grobe naman yung pagkakaulo dun! Abracadabra for the APH. Kuhang-kuha din si Ding, pero kita-kita din sa gilid. Naku po! Sa Sam! Mahabol! Ay, talon ng talon. Habol lang ng habol for that kill points or for that knockout. But yun na nga, sobrang intense ang ginagawa ng All-Star. Lumalamang pa ngayon ng ESTP ha. Si pwede pa nila ma-rebound si Kadi. Oh, si Kadi pala. So this is a three. Ano pa rin sa bilalim mo? Hostage pa rin. Hindi pa nagre-revive dito si Skadi natin. Hostage lang lagi. Pag binabahan niya, patay kayo kay Skadi. DFG. Extremist, magkalaban niya yata. Matay na. Hindi umabot. Grabe naman. Now, this is going to be a balanced fight between the three player or between the three, two teams natin dito, ang ating mga Anarchists versus our ASTP. Naku po, knockdown. Ang no aim. Lumalabang po, APG. Dahil knockout din siya and napatay agad ng ating Anarchist PH. Oh my God, hindi pa rin talaga tapos dahil dito ipagbabawi daw nila. Tingnan natin kung mapupuyat dito ang All-Star Team Puyat dahil ang katapat nila AS
APH na champion talaga, nasa dugo nila. Pero dito, 3v3 situation, nagbabay na yung dalawang member dito ng APH. Yun ang sinunog na dito si ate nating guy. Titignan natin kung mawamatay ba siya. Pero yun, nasa banda siya ng likuran. 2v3! Hindi nila alam na nandito ang isang member na ASTP. Nandun sa may smoke, nagtatago. Delikado ka dyan, pare! Eh, nagkasilipan dito, nagkatingilan, nagkatismisan kung sino nga daw papasok sa top 8. Sabi ng APH, kami yun, ASTP. Naku po, inanakadown na rin ha. Yan isa na lang. Ah, sige, napatay na rin, ubos. Isa dahil makikipag 1v1 siya sa tatlo, Bek. Ubos ang ating all-star team, Puyat, sa mga kamay ng Anarchist PH. And actually, both teams talaga dito is talagang humahabol sila ng Puntos for the top 3 spot. And tingnan natin, with the early out dito ng ating all-star MSI team, no, sa labas ng zone, no? Nila babawiin. Kasi on the verge of top 8 ang ating all-star team. Ayan na UTG to. Laka position na. Pipilit makachika ng UTG ngayon. Pero si Portro, ang layo na naman. Kaya talaga si Portro mamaya. Mamaya, pitas na naman si Portro eh. Oo, pero dito naman yung Ops dito. MSI, grabe na rito. Ang layo sa ilalim. Ngayon, delikado ang Ops dito. Ang masasabi ko, delikado ang Ops dahil code ang kanilang katapat. Pero nakikita natin dito, nagkakaroon ng bakbakan Giborim dito. Galit na galit din dahil mag-isa na lamang siya. APH dito, si Gustavo ang kanyang gusto. Mukhang delikado siya dyan. Kapag si Gustavo, kapag hindi ginusto. Wala na, palaglag na. Si Gustavo, bigay na si Gustavo. Wala na din. Wala nang captain ng APH ngayon. Titignan natin kung anong gagawin dahil isa na lamang ang miyembro dito ng Giborim. And OGG Blitz is chill lang. Zero kills. Tamang hanap ng tempo and nakatapat nila dito is ang UTG International. And exactly, when it comes talaga sa ating 40 teams. APH, you know, may knockdown kay Lay. Ay, mapipitas tayo ng isa. So, kailangan natin ng si Sig, bagsak naman kay Yuri. Kung anong magawa na Drastos ngayon, ha? Pumapalag na lang. Ito ng grenade. But yun na nga, with our MEL. As Jello, nag-connect pa yung grenade Yuri. Nag-toss pa. Mga marauders, grabe yung pagka-frag grenade sa pok sa mukha ng ating Militia Esports. In your face, mother, father. Oo, ito na nakikita natin. As of now, Code, tahimik ang kanilang buhay. Ginugusto nilang guluhin dito. Ginugulo sila ng Marautes sa kanang UTG. Ah, si Jailo nag-ready din dito kasi Yuri. Pero nagkakakitaan dito mga other team. Nagkakaroon ng bakbakan 13 teams pa rin. Sobrang play safe ng Group B, Bek. Eklestos full squad. Obsession full squad. Full squad din dito yung Code. Nasa loob na sila pare-pareho ng zone. Yung Giborim natin, si Max. Nasa labas pa, hindi na papapasukin ng Eklestos to. Yan na, si B-Max napatay na. UTG Code, All-Star Team Puyat, OGG Blitz, at saka Intrepid. Now, it's up to the players here kung paano ba nila lalabanan ito against all of them. Kasi nga, ang importante dito is how are they going to make themselves a finalist, di ba? Top 8 lang ang kukunin natin dito. And kitang-kita naman natin ang ating Code Esports. Mukhang ano lang sila eh, mukhang trying to spot out or trying to scout na kung may kalaban ba around the area para mapitas natin agad. Ganon kabilis, na. Just like a speed. Naku po! Zone control na lang OGG! Makakatabi na UTG to OGG oh! Gumit na na sila oh! Letter L ang kanilang position. Tingnan mo, hindi nila inaibang. Code natin si Works. Mukhang sisibat na. Mukhang mag-establish na ng position sa loob na zone. Na isa sa Militia Esports and Militia Esports is magbababay. And ito na nga ang code. Grabe naman dito. Makakapatay din na isa. Beta Dios is magbababay. Then kagad-agad, 3 teams ang nawala. UTG ngayon, isang kills pa rin. Okay, si Portro. Nalakbo si Uno. And Marauders din ang mainit ngayon, Beck. And talagang ito yung masasabi nating labanan na kung saan dile-level up na ng mga teams na I mean not expected na teams on their gameplays. And just surrounding them, we have the Obsession Kids na nakita natin. Ah, nakot si SD. So, nasa mugo naman si Sinitron Grenade. UA shows the way sa ating mga Obsession. Nakot, yara Eklestos dito. Na agad ang ating mga Obsession Kids na. Oh, isa na lang pala ako nakatayo. Oh, grenade pa! Naku! Grabe grenade UA, oh. Labanan ang ating Eklestos. Kumipalog grenade pa yan. Kasi yung ibang... Maging mata para sa gusto yung balikan si Des sa likod, ha? Si UB, bagsak din.
matapos ang ating obsession. Oh! UTG, UGG, makalaban ha. Bye-bye para kay Slur dahil na-kill still agad ng ating anarchist. Ah, pinasok na yung UY pero nakapag-revive yung obsession. One versus one, nanakot pa rito guys. UY. Shinbei ang ating isang player mula sa ating mga obsession na si Roxy and talagang bye-bye agad ang kanyang... Uy, pakita niyo yung laban niyo. Uy, naubos na yung UTG, UGG, gago! Here we go. Naubos! Ito naman ang ating mga code esports, and we have here the beta dais, and we know that they can do beta to make sure na eliminated agad ang ating code. Hindi pinakita. Now, how are they going to be able to take this? Make sure lang na mapapanay out nila isa, dalawa, tatlo, and taking sure na pressure is going to be on the way para sa ating mga code dahil masyadong malapit lang din sa isa't isa ang mga beta dais. Pitong team na lang, napakabilis ng ating laban in UTG, kumpletong-kumpleto. Ang letter L position is nandito na kung saan, nasa harap si Edoten, saka si Portro. Titingnan natin kung anong gagawin nila dahil APH. Tingnan mo na, tatago pa si pare nating Raimon dito. 8 kills na, puta, ito na round nila. Amin nila eh. Lagi wala si Portro, may sakit talaga, wala pa napapatay. Things ng isang UTG International. Pag talagang narinig mo or kino-consider mo na, ay, UTG pa, talagang andun yung aura na kung saan malakas ang ating mga kasama. And hindi talaga silang bibitiw sa isa't isa. But with the 6 teams left onto that 5th phase of the play safe zone, nag-out yung natin code. Paano ba, open field sila dito. UTG International, bababa sila sa open. Makakuha lang ng kahit isa na on the way pa lang. Talagang isa delikado kung code baka. Tesla natin, napapasok pa lang and actually could meet up here our code esports along the way. And let us see with the beta dais, mukhang nilalaban nila ating mga code esports habang sila ay napapressure. Oh my god! Sorry, knockdown pa. Out agad ang isang Ichi at saka si isang player natin sa way. Itch na itch ang kanyang pag-push doon but hindi nga naging successful ang clearing operation sa ating mga code esports. Hindi pa rin talaga tapos ang code dito. Kumakain na naman ng bala. Ayaw nila ng chicken dinner. Gusto nila ng bala. Baka inin mo pa beta dayos dahil dito na UTG gumagawa na ng paraan. Ito na, kumikilos na sila. Maximo, bumabagsak. Nagpayawan si Maximo para i-delay yung beta eh. Dahil dito yung code na knockdown na isang member nila beta dayos din. 5 teams. Isang member nila dito. Out ni Kitsune. Pero nire-revive na ang code ngayon. Sibigur, pagsakay Bonjo ng code. Nasa baba ang kanilang mga member pero sinusugod sila. Sorry, parang sasabog ah. Boom. Medyo nagkamali ka dyan. Oh, nakiblock po na ako nakulong kay Zorin. Makain ng bala, energy drink ko to pre. Grabe, talagang kumbaga... Ah, pinitas ni Bonjo si Bicoro. Ay, Bonjo talaga ako dyan. Kailan sila magkocontrol al... Ah, ito, bagsak na rin. Na-knockdown naman ni Shazam. Wala na, blanks na lang. Fourth row na lang ang tatlong players. Kumbaga, na-reverse naman. Kung si Vigor ang natitira onto that previous matches na yon, tatlong solid players ng UTG ang magsasama-sama. Three is better than one. Wala. Dalawa knockdown. Isa na lang yan, si Blanks. Pero sa ito, mukhang marirevive pa. Bonjo at World sa Ojo. Ganda na position ni Bonjo. Ayun ang problema ni Bonjo, yung beta. Matago pa rin yung isang beta. Si Ichi. At ito na, great na naman dito guys. Ni Jade. Si Edoten dito, knockdown. Ay, namatay. Namatay zone. Namatay yung bazoon niya, namatay yung marel. Nagchichill lang doon sa may bandang likod. Hindi pala malabas sa kilipid eh. Fourth row, wala na. Wala. Waltz Bonjo sa code. Delikado ang UTG. I-pinch natin, Shazam. Eto pa rin ang tinik sa lalamunan ng UTG, ang APH and code. Akala natin, mahilig talagang lumikod ang ating... Dalawa po yung APH pero hindi naging case yun kasi kitang-kita rin siya. Ah, si Raimon tsaka si Sam? Wala pa sila na zone. Si Bonjo, makakapag-secure na zone, oh! Wala! Sino kaya sa kanila? Ayan na. I-increase
or makakakuha ng winner-winner chicken dinner. Lalong-lalo na open fields. What are the ads here na makapag-winner-winner chicken dinner? It's all about that Regis here along the way. And UTA may sakit pa si Edo niya, na? At some point na advantage pa rin na ang high. And they can take it. And grabe! Okay, matay na si Ichi. Matay na si Ichi. Kita mo, itching-itchy din ang ating kamay ni UTG. Two versus two, ha? Walang awat. Kahit magkasakit pa ako, talagang lalaban ako hanggang dulo. Tatlo na lang APH code sa UTG. Titignan natin kung anong mangyari. 2v2 sa tatlo. Dalawa natitira. Edo 10, connection and also blacks. Tapos dito, dalawang code and APH dito nakikita natin. Talagang ito yung mga teams na kung saan dynamic duo talaga ang makikita natin. Lugi yung TG, bababa sila. Eh, ito, bagsak na naman! Puta, ayan, nanakdown si Sam dito, guys. Sino ka dalas? Eh, dito yung napatay ni Ulso. Shazam here been taken out. Puta, code pa yata. Lalo bang, ayan, napatay ni Raymond Simulang. UTG na wipe out! 2 vs 1, code na ba to? O madadali pa na Raymond. Pag naka-clutch mo yan, Raymond, mag-blacklist ka na! Delikado, 2v2 situation here. Tingnan natin kung sino nga ba magkakaroon ng chicken dinner as if ngayon... Pag naka-clutch na Raymond yan, mag-blacklist ka na! Mga bala na binabato. Okay, pinatay na si Shazam, 2 vs 1. Dito, as si Shazam, mawawala na! Oh, sinosorbol na lang code, no? Pari ng tropa and tropa ng lahat. Tingnan natin kung kakayanin niya ba yung dalawang code dito. Ito si Walz and also si Kanjo. And eto na, pumo-forward si na si Walz. Delikado si Raymond. Si pero kaya niya itong i-clutch kung magkakaroon siya ng position. Ganda lang. Pero okay, kikita na Raymond. Ay, mga tiyo. Puto na kikita si Raymond dito. Nakadapa doon sa may bandang baba. And kakayanin niya ba? Oh, lutong-luto. Lutong-luto. Nag-grenade pa si Walz. Lutong-luto. Makaklutch pa ba ni Raymond dyan? Dito, pinuputo ka na agad si Bonjo, pinipressure na nyo. Dahil eto na, 1v1 situation. 1 versus 1, Bonjo po, Raymond! Puta pa rin sa kong naglaro sa dalawa na yan. Anak-rich po, sabi sa inyo, Raymond pa yan eh. Mag-blacklist ka na! Grabe yung clutch. Akala natin walang clutch para sa Anarchist PH Intrepid. Pero magic was there. Andoon ang approval ng Abra Kadabra ni Shazam. And eventually, nakapag-winner-winner chicken dinner sila. And talagang bawing-bawi. Grabe. Ano nila? Ay, nagka-try out sa blocklist yun, Tol, si Raymond. Raymond with a clutch. With the 10 kills in total. Oh, and I think, grabe. Aangat sila. OMG, pero knowing the fact, UTG International nag-play sila ng third 11 kills. 11 kills. So, Blanks, Edo. Andun yun, kita natin, etong mga teams na to, sila Anarchist PH at si UTG na early sila sa Miramar na map. Wala ko, ronda ng code yun, pero wala, consistent, nakabawi yung EP sa mga kakakat yan. Players natin na mag-rotate and being able to sustain.